Okay, welcome back mga boss sa YouTube channel natin dito sa Basic Bob Reacts. Yung mga katanungan nyo na mahirap minsan sagutin sa comment section, gagawa natin ng video dito, baka may masagot ko ng tama at mas maayos. Minsan kasi hindi natin nasasagot na maayos dun sa comment section. Mahirap din kasi magpaliwanag minsan sa comment. Mas maganda dito kasi may video. So may mga ilang tanong dito na naisave ko na gagawa natin ng video at sasagutin natin. So mga boss, ito yung unang katanungan. Ayan, nasagot ko naman kasi, depende saan ka komportable. Sabi niya, boss, kailan po ba ideal gamitin ang digital at ang analog multi tester? Salamat po. So ang masasabi ko dyan, yun nga, depende kung saan ka komportable. Ako mga boss, aminado ako, bago ako nag-vlog, siguro yung channel ko ngayon ay magti 3 years na pala, yung main channel natin. Magti 3 years na pala sa June. So, ibig sabihin, magti 3 years na din akong gumagamit ng digital. Pero, bago yun, stick lang ako sa isang tester lang. Ito, analog lang din talaga ang ginagamit ko. Hindi ako nag-digital dati. Kasi, komportable naman ako. Kumbaga, para sa akin, ando naman lahat. At saka, hindi naman ako gumagawa ng mga repair talaga na na malaliman ang sira noon. Kahit sabihin natin na kaya kong paganahin, minsan tinatanggihan ko kasi hindi ako nagpapa-stack ng gamit dito. Kaya analog lang din at saka comfortable din ako sa analog, gamay ko na. Yun ang siguro. Pero kung sa tanong mo naman kung specific kung saang party kung ng troubleshooting, may recommend ko halos ito si digital kasi ito bigay sa akin ni Kuya Ariel. Shoutout pala sa iyo Kuya. Maraming salamat. Yung digital kasi halos lahat ando na. Kumbaga, mas maraming prepared na gumamit ng digital ngayon kasi lahat andyan na. May capacitance tester, may resistance, may AC volts, DC volts, may amp, may ammeter o amp tester yung sa ampere. Ano pa ba? May NCB, minsan naka-auto na 'yan. Tapos naka-display na siyempre. Bubulol tayo. Siyempre, may display na siya. Mas madali mo siyang mababasa lalo na sa pagbabasa ng mga resistor. Dito kasi magkikwinta-kwinta ka pa kung hindi mo kabisado. May computation pa 'yan kung ilang ohms 'yun. Dito makikita mo na agad sa display niya na andyan na. Halimbawa, nag-test ka, kunyari naka-resistance 'yan. Nag-test tayo ng isang resistor. Oh, ayan, lalabas na agad. Oh, ayan. Ilan ba 'yan? 40 malikot, madumi. Madumi yung tester natin. Ayan. So, maglalagay at tika lang, kuha nga tayo dito ng makulit dun sa board eh. Sample lang 'to. Kunyari ito, may resistor 'yan. Tinister natin. Oh, lalabas na agad yung value niya. 77K. So lalabas na agad ang value niya. So hindi ka na magpapakahirap diyan magtantya kung ano. So mas siguro sa pagre-reading mas accurate siya in the sense na makikita mo sa display. Mag-voltage checking ka, magsukat ka ng voltahe. Andiyan na din katulad nito, ilagay natin sa sa AC, alternating current 220. Oh, ayan, mababasa mo na agad 228 volts, 60.4 hertz yung frequency niya. Yun. Mga boss, napakaano lang naman, kumbaga mas lamang lang talaga si digital kasi napaka dami niyang features at saka users friendly. Pero sa mga matagal na nagto-troubleshoot o technician, may gumagamit pa din naman ng analog. Kahit ako ngayon, tingnan mo, kahit may digital na ako, may analog pa. Kadalasan naman kasi sa analog, ginagamit ko magsukat ng mga linya, resistance, o kaya sa mga leak. Yan, yung 10K na yan, nagagamit ko yun sa pag-check ng mga leakage ng transistor. Mas gamay ko kasi dito yung palo. Yung palo ng leak na transistor kaysa kung kabisado mo na dito. Kaya para sa akin, kung medyo baguhan ka pa lang, pwede ka naman mag-analog. Pero kung mas madali, mas users friendly yung mga ganitong digital tester. Lalo na yung may mga range na naka-auto na siya o automatic.
nag-auto range na siya, na kahit masaksak mo man sa 220, automatic siya magre-read ng 220 volts. Kung resistance naman yung kinitester mo, automatic din siya magbabasa ng resistance o inductance o kung ano man yung capacitance. Yun lang wala ko nun. Para sa akin, eh, depende kung saan mo gamay, yun lang siguro. Pero mas user friendly yung mga digital, mga boss. So ano yung kasunod na tanong? Sana nasagot ko yung ano. Sana nasagot ko to si ano to. Si Nathan. Nathan Tadina, shoutout sa iyo. Tsaka yung pala magpapa-shoutout, baka dito ko na lang isaway. Pasensya na ha, kasi medyo busy talaga, hindi ko nasasabay mo. Nagdagdag pa kasi ako ng isa pang channel yan, tuloy na sobrang busy. Boss, ask ko lang about sa preamp 502A. Pag nagpalit ba ng ano yan? Ah, about sa preamp ba o sa ano? Ayan oh. Ay, lapit natin. About sa preamp o amplifier? 502A. Pag nagpalit ba ng piyesa, ano susundin yung nakasulat sa PCB board? Meron kasing magkaiba. Sa board 25 tapos yung nakakabit na cap ay 16. So sa capacitor siya nagkatalo. Ang sagot ko diyan ay yung nakakabit, depende yan sa sitwasyon. So depende nga yan sa sitwasyon, mga boss. Unang-una, capacitor ang pinag-uusapan niya. Depende yan. Kung halimbawa yung capacitor na yun ay yung sinusupply niya ay 12 volts. Halimbawa, power supply. Katulad nito, ito, indicate na lang natin. Kunyari ito, ang supply ng board na to ay 12012. So, susundan natin yung traces dito. Ayan. Dumaan siya dyan, papunta siya dito. Ayan. Ayan, ayan, ayan. So, dito na lang tayo tumakbo. Sundan natin yung linya ng positive 12. Ayan. Positive 12, tumawi dito, diretso hanggang dito. Hanggang dito. May resistor. Ah, wala pa rin. Dito na lang tayo. So, katulad nito, mga boss. Katulad nito, ito susundan natin. Pak, ayan, capacitor. So, ang nakalagay sa kanya ay 6, 116 volts. Ayan. Hindi nyo pala nakita. Kunyari lang ha sa application. Kunyari, ang supply kasi niya dito ay 12012. Ayan. Kung 12 volts ang nakalagay. Itong 16 volts, pwede pa. O kaya 20. Kung ilalagay dito, ang nakalagay dito ay 100 microfarad. 25 volts ang nilagay. Tapos ang awang naka-print pero ang nakalagay ay 16 volts. Pwede pa rin yun. Depende yan sa application, mga boss. Depende yan sa application. Kung ano, kung more than 16 volts yung ano, bibigay din tong capacitor. At saka depende sa sitwasyon kasi minsan, may mga nire-revise din yung manufacturer na ano, yung print nila na ano, limbawa 100 microfarad ang nakalagay sa print. Tapos 25 volts. So yun, nakalagay 16 volts lang. Eh baka sa ibang model din ng ano yun, ng unit. Depende pa rin yan. Kailangan ano, para hindi kayo mahirapan, mga boss, sa mga ganyang sitwasyon, ang mapapayo ko sa inyo, matuto kayo magbasa ng circuit. So, sa amplifier, ang babasahin mo lang dyan ay dalawa lang. Dalawa lang po yung babasihan nyo dito sa amplifier. Yung audio signal niya at saka yung supply, yung voltahe. So, dalawa lang yan. Either ginagamit yung capacitor na yan para sa signal o kaya sa voltahe. So, dalawa lang yan. Ano ba yung nasa voltahe? Yung katulad nito, so, naging filter capacitor siya para sa mga operational amplifier. Halimbawa, ito naman, dito tayo. Ayan, tingnan nyo, 4750 volts. So, tulad nito, itong dalawang 1050 ay para sa signal to kasi papunta na sa output niya. Ayan, oh. Yan, papunta na siya dito. Yan. So, dalawa lang ang operation ng amplifier dito, ng capacitor sa board na to. Either sa voltage siya ginagamit for filter, o kaya sa signal blocking, o filtering din na signal, sa signal. Yon, sa signal. Medyo malabo yung paliwanag ko. Ang papapayo ko lang talaga ay matuto kayo magbasa ng circuit. Wala naman po kasi mga boss na fast forward o shortcut sa pag-aaral. So kung magsi-shortcut kayo, ang dami niyong malalampasan. Kaya mangyayari niyan, ang dami diyan
ang dami nyo ding tanong. Normal lang yan, nasa nagsisimula, ang dami nyo tanong kasi hindi nyo nga alam, kaya nagtatanong kayo. Pero sana naman, kung anong ipapayo din ng, ano, ng pinagtanungan nyo, sundin nyo din. Kasi, minsan kasi may pinapayuhan na, ano, na hindi sinusunod yung sinasabi, nagmamadali. So, step by step lang tayo. Huwag ka muna pupunta, limbawa, dito. So, kung hindi mo pa familiar yung circuit niyan, pag-aralan mo, kung ano, self-study, yan. Self-study ka, mayroon namang YouTube, Google, may mga FB group. Ganun lang kasimple mga boss, basta wag lang kayo magmadali. Wag lang kayo magmadali. Wala pong ano, instant sa mga bagay-bagay. Depende sa purpose. Kung sa IC naman yung tinatanong mo na iba yung number ng IC sa nakakabit. At saka isa pa pala dyan, depende din. Halimbawa, napansin mo, kunyari ito, magkaiba yung nakalagay. Kunyari, ang nakalagay dito ay, kunyari ito, ano bang value nito? 4725. Ang nakalagay dyan ay 116. So titignan mo din kung ano, kung may bahid na siya ng hinang, ibig sabihin sundin mo na 'yon nakapin kasi baka nagpalit lang yung unang gumawa ng ibang value ng kapasito na wala siyang eksakto. Pero kung hindi pa nagagalaw yung hinang, malamang sa malamang yung factory o yung manufacturer ang nag-design niyan o naglagay diyan. So susundin niyo 'yon kung ano nakalagay diyan sa board o kung ano yung nakakabit kaysa nakaprint. Tsaka dapat marunong din kayo mag-analyze na mga board kung nahinang na o hindi. Katulad nito, may hinang na ito. Ito siya, mga pinagtuturo ko, wala pang sinyalis ng hinang yan. Katulad nitong IC na to. Wala pa tong signs ng hinang, pati yung kapasito na yan. So, makakukuha nyo din yan through experience pagdating ng panahon. Sa ngayon, hindi nyo pa siguro alam muna. Pero, ano din, pagdating din ng araw, baka hindi ngayon, sunod na araw, sunod na linggo, matututunan nyo din yan. Tanong tayo, sunod. Ito. Ang ampli ko, patay sindi ang tunog. Ano po ba ang problema ng ampli ko? So, isa ito sa mga general question na pwede nating sabihin mga boss, kanino ba ito galing kay Felix Medina? Mediana. So, case-to-case basis yan mga boss. Patay sindi. So, ang daming posibleng sira niyan. Dami. Hindi, ito kasi pag ano, ito kasi ina-assume ko . Ang ibig niya kasi sabihin dito, naghihingi siya ng solution, ano bang problema? So, sa isip ko, nung nabasa ko to, para siya naghihingi ng eksakto na solusyon. Parang ganun na. So, tinatanong niya kung anong problema. Paulit-ulit ako. Siguro hindi natin may sasagot yan ng eksakto doon sa ano niya kasi unang-una, ang pinakamaganda talaga dyan, ma-check ng technician yung amplifier nyo kung saan ang problema. Hanggat hindi na-check yan o nakikita personal o sa actual ng isang technician, kahit maghaba dito yung conversation natin sa comment section, hindi pa rin natin mapipinpoint ng eksakto yan kung saan ang problema. Kailangan talaga ma-check, kaya nga may tester tayo para malaman natin kung saan ang problema, kung saan yung may mali o nasira na piyesa. Pwedeng siraan yan yung mga pihitan, minsan ganun din, nakiklip din. Kasi depende, baka mamaya, dalawa na lang na pinakamalapit na ano. So, patay sindi ang tunog, either naglulos yung audio signal or nakiklipping yung ano. Yung relay mo. So, dalawa yan. Sa dalawa na yan, marami pa rin sanga-sanga yan. Halimbawa, sa nakiklipping ang relay. Ano ba nangyari? Kung kunyari, nakiklipping yung relay, naglalagatik, namamatay sindi ang relay. Ibig sabihin, overload o overdrive. Yun. So, pag overdrive, yung sobrang lakas ng amplifier mo na dinadrive mo sa speaker, mamamatay. Hindi kaya ng speaker. So, pag overload naman, sobra-sobra yung speaker na nilagay mo sa amplifier, mamamatay din yun. Magki-clipping din yun. O kaya, abnormal yung bias. So, technical na yun masyado. O may nagkakaroon ng DC out, yung output mismo sa speaker, kaya nagki-clipping. Ang dami. O kaya, may mga kinalawang na piyesa sa relay. Sa relay section, yung sinasabi ko sa protection. So, dyan pa lang sa speaker protection naman, ang dami section yan. Sa time delay, sa
sa negative or positive DCDT, sa OCP, ang dami. Ang dami. Sa naglulos naman, pwedeng input jack, volume, tone control, ang dami mga boss. So, ang pinaka ano dyan, ma-check muna ng technician. So, ang daming posible ng namamatay-matay ang tunog ng isang amplifier. So, mga boss, alam ko hindi nyo naman nakuha yung sagot ko, pero ganun talaga kasi itong mga katulad nito ay isang general question. O napaka ano nito, hindi natin ito masasagot ng precise o eksakto. May tanong ako. Ayan, sabi ko, sinabi ko, abangan mo. Pwede na, ayan, mga diskarte ko dyan, mga boss. Oh. Sabi niya, may tanong ako. Lahat ba ng capacitor pare-pareho kahit pang TV o pang amplifier ba sa simbalo? Tingnan mo naman yung ano, pang malupitan kong sagot, mga boss. Oh. Yan ang mga pang malupitang sagot. Abangan mo. Sa abangan mo, upload ko bukas sa Basic Bob Reacts. Sabay ko na tong tanong mo. So, kunyari, sabay ano, sabay promote pa ng channel, mga boss. Sabay na-promote ko pa tong ating YouTube channel, naabangan. So, ang tanong niya, capacitor na pang TV o pang amplifier, basta same value? Oo naman, parehas lang yan. Parehas lang yan, basta same value. Mapa-amplifier man, mapa-TV man, basta same value. Pwede yan. Kaya minsan sa board din ako ng TV, kumukuha ng mga capacitor na minsan mga 1 microfarad, 2.2 microfarad sa mga maganda pang condition ng board ng TV. Doon tayo kumukuha ng ginagamit din natin sa amplifier. Resistor, hindi lang. Pati resistor, boss. Mga ceramic capacitor, basta same value. Pwede. Amplifier o TV man. Vice versa, kahit alin dyan, pwede mong gamitin. Basta same lang sila ng voltahe, capacitance, go na go yan. Saka sa polarity. Kung non-polar man o bipolar o may polarity yung capacitor na gagamitin nyo. Pwede yan. So, mayroon pa ba? Wala na. Natapos na yung katanungan. So, mga boss, hindi ko lang alam kung may natutunan naman kayo ngayon sa question and answer natin with explanation and demo. Sana may nakuha kayong aral o dagdag kaalaman dito sa binahagi ko. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.